Shalom and a blessed day to all my beloved countrymen, and welcome once again sa ating pong general message for today. At alam po ninyo, maraming salamat muli sa pagkakataon na tayo po muling magkaroon ng kalayaan para makapagpahayag ng kanyang banal na salita. Welcome my beloved brethren, my beloved countrymen, and also my friends and my relatives. I hope you will give time to listen for the general message. Let us pray, mga minamahal kabayan. Mapagpala namin, Aba Shaddai, na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat pong muli. Aking taos pusong pinapabuti sa inyo. Sa muling pagkakataon na ibinigay nyo sa inyong balikod na makapagpahayag ng iyong dakilang mensahe sa oras na ito. Patawarin niyo po ako, mahal doon ay. Kung meron po kayo nakikita mga bagay na aking nagagawa na hindi naging kalugod-lugod sa inyo, sinasadya man o hindi, sa aking pananalita, sa aking pagkilos, sa aking mga pag-iisip na kumisa na bumabalik pa yung mga dating makaraan, minsan na-entertain pa na aking mga puso, nagkakaroon ng galit at inis, patawarin po ninyo ako, Maldonai, forgive me and cleanse me from all my unrighteousness. Ganoon din po likewise those who are fellowshipping with us right now for the first time, patawarin niyo po sila, Maldonai, sa kanilang pagkakasala. At patuloy lang kayong malwalhati at langisan niyo bawat katangang lalabas sa aking mga labi na ito maging pagpapala sa bawat tenga may pakinig, langisan niyo rin ang kanilang pandinig as I bind and I rebuke all the works and the wiles and the plans of the devil. In the mighty name of Adonai Yahshua, hindrances cast out in Adonai Yahshua's name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin na ating Aba Shaddai, mga minamahal kabayan. Alam po ninyo, mga minamahal kabayan, a few minutes ago, bago po ako tatayo sa banal na pulpitong ito, ako po ay humihingi ng message sa mga Adonai ko, ano ang mensahe na aking babanggitin o sasabihin o dadalhin sa banal na pulpito para sa pagkaing spiritual sa mga nakikinig, sa mga beloved brethren, especially kayo po na ngayon lang po time ay naka-fellowship at gawain ito ng Adonai Yahshua Messianic Community. By the way, mga beloved kababayan, ang community ito, ang aming pong mission and vision is the repairer of the breach and the restorer of the path to dwell in. So, if you will notice, mga minamahal kami, kayo po ay mga nakakapanood na sa mga serye ng aming pong ipinapalabas through YouTube, sa aming pong Twitter, sa aming Instagram, sa aming Facebook. Kung kayo po ay nakakapanood, because daily nagpapalabas po kami, makikita niyo po yung mga doktrina ng aming pong tinatalakay. At mapansin niyo po siguro, bakit parang kakaiba. And the most important thing that I would like to impart to you, mga beloved mga kababayan, ay yung kanyang banal na pangalan. So siguro isip, ay ano pa pangalan na yan? Diba? So normally kasi na ang ating pong nakikinagis ng nalaman ng pangalan, yung pangalan niyang Jesus, tinatawag na transliterated name. But don't you know, mga beloved kababayan, na mayroon siyang real na pangalan, tunay na pangalan, at ito pa ang tunay niya pangalan. Sa nag-emanate po ito, itong pangalan na ito, this blessed name, this revered name, ito mismo yung pangalan ng iisang amang nasa langit na ibinigay niya rin sa kanyang bugtong na anak na tinatawag nating the only begotten son, the Messiah. So yung pangalan ng Father at saka yung pangalan ng Son, hindi po sila dalawa, kundi iisa lang po yan. And how did I know that? No, ako po yung nag-suffer na heart attack. When I suffered a heart attack and was flatlined for 15 minutes, February 1st, 2009. And I have my abstract. I was brought sa Philippine Heart Center at doon I miraculously, na-revive pa ako, nabuhay po ako. And again, I'm here right now, standing in front of you, delivering to you this very, very important message, especially today. Tulad nga na kinasabi sa inyo, mga minamahal kabayan. Nagtatanong, ano po ba ang message na dadalhin? Kasi, bago tayo magsimula sa gawain na ito, meron po ako nabasang article about what is happening right now in our midst. Babasahin ko po ito para mabigyan po kayo ng idea. Tungkol sa nagaganap ngayon, especially yung nangyayari dyan ngayon sa Ukraine, Russian and Ukraine, na kung saan ay talagang parang determina yata ang leader ng Russia na talagang bawasakin niya talaga ang country ng bansang Ukraine. Alam po nyo, one of the agitation ng napakarami na once na magpa na-agitate at na-provoke ng husto ang presidente ng Russia,
ang kanyang binibigay namang stern warning doon sa mga kakampi sa kanya, sabi niya, you will experience, di ba? Sabi po niya, ang grabe ang galit niya. Magagalit siya doon sa mga tutulong doon sa Ukraine. And ang parati niyang sinasabi, he has all the nuclear weapons na pwede niyang ipalaban sa kanila. Yun, ipaputok sa kanila, gagamitin niya. Alam po ninyo, mayroon isang expert na nagsabi, tungkol dyan sa the moment na mangyari yan, and yun nga, sabi nga nila na marami mga, especially ating presidente, sa, na, sabi niya na nung na-meet daw niya si President Putin when he was in Russia some 2 years ago, when was that? Sabi niya na mayroon siyang tendency, yung tinatawag na suicidal tendency. So mahirap na kalaban daw po yan. So yun ngayon na isang agitation ng ating bata, just in case mangyari yung kinakatakutan, pag nagpakawala siya ng nuclear weapon, ito ang sabi ng mga expert. Sabi mo niya, sabi nila, ang chances natin na maliligtas, very remote. Sabi po niya, once na pinasabog niya yun, once pinakawala na ni Putin po yung kanyang nuclear weapon, sabi niya, minutes to hours after a nuclear blast are critical for survival. Can you imagine? I hope kayo po na mga nakikinig, intindi niyo mabuti ito, hindi po na po biro itong nangyayari ngayon. And these are all biblical, mga minamahal kabayan. These things are that happening right now in our midst, na mababasa nyo na, nababasa natin yan, at ibabahagi na sa inyo, especially more particularly, yung sinabi ng Ate Adonaisio sa Matthew 24, things that will happen, wars and rumors of wars, nations against nations, famine, pestilences, and etc. Dito nga lang sa ating bansa, di ba? Katatapos nag-subside pa lang yung COVID-19, ay ito na ngayon, o, susunod. So, ang mga magiging epekto yan, yung gera dyan sa Ukraine, napakalaking epekto sa ekonomiya. At isang tiyak na bagay, gutom ang abutin at lalo magkakaroon na naman ng mga iba-iba mga klase ng kahirapan. Sabi niya, disaster experts explain how to protect yourselves in the worst case scenario. Ito yung mga advice nila, mga minamahal kabayan, ng mga expert tungkol sa mga nuclear weapons na ito. Putin placed his nuclear forces on high alert last Sunday, generating concern among defense experts that Russia could trigger a nuclear attack or in a nightmare scenario, all-out nuclear war. So, you can just imagine. Di ba nakakatakot yun? So, ito po ang na-obserbahan ngayon ng lahat ng mga expert, mga defense expert, etc., etc. And then sabi po niya, Russia's nuclear arsenal is capable of striking, mga minamahal kabayan, just about anywhere on the planet. If a single weapon will launch at the U.S., resident would have roughly 30 minutes or less to take shelters, assuming they were immediately warned of attack. Kina niyo po yung mga sinasabi ng mga expert. If Russia launched a weapon from international waters just outside New York, East Coast cities like New York, Boston, and Washington, D.C. might have just 10 to 15 minutes to prepare. You wouldn't even time to go get your kids from school. Napaka-delikado. The U.S. doesn't have a sufficient warning system for nuclear threats. Red Lehner, a public health expert of Columbia University. Sinasabi po niya ni Red Lehner, when a nuclear bomb strikes, it sets off a flash of a light and giant orange fireball and a 1 megaton bomb about 80 times larger than the little boy. Atomic bomb drop on Hiroshima, Japan could temporarily blind people up to 13 miles away on a clear day, up to 53 miles on a clear night. Tingnan niyo po yung mga minamahal kabayan. Ito po ang mga worst case scenario na magaganap. So ngayon, sabi nga ng ating presidente, merong suicidal attitude itong Putin na ito. So who can stop him now? And it seems talagang, you can just imagine,
nung nag-start si Putin na lusubin niya yung Ukraine, ay hindi naman nagsasalita yung mga NATO, mga Europe, especially sa Amerika. Pinalipas muna ilang araw, 4 days, 5 days, 6 days, hanggang sa dumating na ngayon, tinamaan ngayon yung the biggest nuclear plant na nandun sa Ukraine na ngayon ay nag-aapoy na ngayon, tinamaan na. So paano mangyari ngayon? So marami na nagko-condemn kay Putin. O ano sabi niya uli? Those who will side with Ukraine, sabi niya, mararanasan niyo yung kanyang galit. So paano natin ma-stop yan? Alam po niyo, there is only one remedy. Only one solution. We cannot fight him to-to-to. Ngipin sa ngipin, sabi na banal kasulatan. Eye for an eye, tooth for a tooth. No, we cannot fight with him. With all the armaments that he has right now, Putin, wala tayong magagawa dyan. Pero mayroon tayong magagawa, mga minamahal kabayan. Mayroon tayong magagawa kung inyong nakikilala yung nag-iisang Elohim ni Patriarch Abraham, Yitzhak, at Yaakov. Mababasa natin sa banal na kasulatan. Ilan lang nangyari na nung lulusubi ng Syria yung Israel. Isang anghel lamang, mga minamahal kabayan. Isang anghel lamang, 185,000 na sundalo ng Assyrian. Wala silang nagawa na spare ang Israel. Ngunit alam po nyo, mga minamahal kabayan, going back to sa akin kanina nabagit sa inyo, while I was praying, habang kami po nagpupuri, when we started our worship service today, habang nagpupuri, sabi ko, Maldon, ano kaya ang message na dadalin? Parang andun ako sa ano yan, andun ako sa agam-agam, may di-deliver the message. How can we count? Kasi nakikita na naglilinger sa mind ko yung itong sinabi ng expert na ito na mangyari just in case, in a worst case scenario mangyayari, paano may stop ngayon yan? Alam po ninyo, if we will only believe and will not doubt, alam po ninyo, sa oras na ito, matutupok. Matutupok at mawawasak ang lahat ng armament ni Putin and even Putin himself will die. I'm going to give you one case scenario, mga beloved brethren. Ha? During the time ni Prophet Elijah, During the time of the prophet Elijah, tingnan niyo po ito ha. Sa 2 Kings chapter 1, para makita po ninyo, I'm going to read it. Then Moab, verse 1, rebelled against Israel after the death of Ahab. And Ahaziah fell down through a lattice in his upper chamber that was in Samaria and was sick. And he sent messengers and said unto them, go inquire of Baal-Zebub, the god of Ekron, whether I shall recover of these diseases. Verse 3. But the angel of the Adonai said to Elijah the Tishbite, arise, go up to meet the messengers of the king of Samaria, and say unto them, is it not because there is not an Elohim in Israel that ye go to inquire of Baal-Zebub, the Elohim of Ekron? Now therefore, thus saith the Adonai, Yahshua, blessed be his glorious name, thou shalt not come down from that bed on which thou art gone up, but shall surely die. And Elijah departed. Now therefore, thus saith the Adonai, thou shalt not come down from that bed on which thou art gone up, but shalt surely die. And Elijah departed. And when the messengers turned back unto him, he said unto them, why are ye now turned back? And they said unto him, there came a man up to meet us and said unto us, go, turn again unto the king that sent you and say unto him, thus saith the Adonai Yahshua, blessed be his glorious name, is it not because there is not an Elohim in Israel that thou sendest to inquire of Baal-Zebub, the god of Ekron? Therefore thou shalt not come down from that bed on which thou art gone up, but shall surely die. And he said unto them, verse 7, what manner of man was he which came up to meet you and told you these words? And they answered him, he was a hairy man and girt with a girdle of leather about his loins. And he said, it is Elijah that is by. Then the king sent unto him a captain of 50 with his 50. And he went up to him, and behold, he sat on the top of a hill. And he spake unto him, thou man of Elohim,
The king had said, come down. And Elijah answered and said to the captain of 50, if I be a man of Elohim, then let fire come down from heaven and consume thee and thy 50. And there came down fire from heaven and consumed him and his 50. May great Abba Shaddai add more blessing to the reading of the divine word. Sino nakakapag-stop? Hindi niya kayang labanan ni Prophet Elijah. So ano ang ginawa ng Maldonay? Siya mismo ang nagbigay ng apoy. Siya mismo nagpalabas ng apoy at tinupok yung 50 ngayon kasama yung leader nila. Ano can do that? Only a man of Elohim can do that. Alam po niyo, sa ating kapanahon, I'm just giving a little background, ang dami mga nagkiklaim ngayon. Ang dami, they are man of Elohim, they are apostle of Elohim, they are prophet of Elohim, sila lahat yan, tinawag ng nangisang Elohim, lumikan ng langit at lupa. But the question is, hindi naman nila kilala yung sinasabi nila, tumawag sa kanila. Ang malayo na imbit mo ang nagsabi, na if there any prophet among you, I, the Adonai, will make myself known unto him and reveal unto him through dreams and vision. Ay kung ito mga nagpapanggap na mga prophet, mga apostol, mga man of Elohim na sa ating panahonan, ay mayroon silang ganyan na revelation coming from the Adonai, then are they not supposed to be the one to stood up? At gawin itong ginawa ni Prophet Elijah? Hindi na ba ito applicable sa ating kapanahonan ngayon? Nagmaliw na ba yung salita ng Maldonay? Di ba sabi niya, heaven and earth shall pass away but not one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled, mga minamahal kawayan. As I was pondering just a few minutes ago, sinasabi ko nga na, paano kaya kung mangyari nga itong sinasabi ito, Maldonay, ano ang gagawin ko ngayon? And naniniwala ako, Maldonay, na the reason why you brought me back to life, bakit because of this, sa dahilan tulad ng senaryo nangyari ngayon. While I was pondering all those things that na nangyari sa nakalipas sa akin, may binabagit ako yung mga nasasabi ko sa mga beloved brethren, ng mga bagay na nagaganap sa aming sa community ito. Meron siyang membro namin, ang sabi po niya, kayo po ba ay isang manubilihim? Kayo po ba isang propeta? So natawa ako. Sabi ko, ang dami naman ako nagawang mga, I mean, may mga panalanginan na sigal. Yung the most important thing, napakalaking bagay na nag- 3 times na po ako dumaan sa kamatayan. 2009, February 1st, January 18, 2018, September 18, 2021, when I suffered, ako ay tinamaan pa ako ng COVID-19 last year. Noong 2018, ako po ay sumuka ng 6 glasses of flesh. Fresh blood, sabi sa akin noong doktor, mamamatay na yan. Nag-chill na po ako. Pero hanggang ngayon, nandito pa rin ako nakatayo. Kaya naisip ko tuloy, baka sa ganitong pagkakataon ay ipakita ng Maldonay yung kanyang kapangyarihan sa isang napakaliit, sentuldok lang na isang gawain na kung saan nasa remote area na makikita nila maluluwalhati ang pangalan at kapangyarihan ng isang Elohim na lumikha ng langit at lupa. If no one will stand up and stop that atrocities that is being committed by knowledge the devil incarnate President Vladimir Putin of Russia, then who can stop him now? Even the so-called world power sa ating kapanahonan, wala sila magawa. Well, naglalo niyang na-raking havoc, lalo pinahirapan niya ang Ukraine. Maraming mga tao sabi na nakita niyo siguro naman, nababalitaan niyo naman siguro nangyayari sa Ukraine. Ang dami na talaga, many were displaced. And even mga marami tayong mga kabayan, hindi na alam ko sa, is scampering away how they will save themselves. But where are those ma? Where are those rabbis? Where are those pastors? Where are those man of God? Where are those apostles and prophets? Why don't they stand up? At alam po ba ninyo, mga minamahal kabayan, yung palang presidente ng Ukraine, eh siya pala isang Jewish. He's a Jewish din. Na siya po ngayon ay humihingi na, eh bakit hindi nagsalita ano ang Israel? Hindi niya tulungan yun. Ano nangyari na ngayon, mga minamahal kabayan? Humihingi siya ng tulong. Walang may tulong ang mga superpower. Walang siya may tulong.
Bakit? Eh, talagang nakita nila kasi tendency ni Putin, talagang grabe talaga mangyari. So again, going back to that message kanina. Kanina po itong message na ito, as I was pondering, thinking, Maldonado, anong gagawin ko? Baka siguro sa the reason bakit niya ako binuhay, eh, baka sa ganito pagkakataon. Sabi niya, tingnan niyo po, I'm going to read this to you, the message, coming all the way from Las Vegas, Nevada. At itong kapatid namin, nag-speaking in tongues siya, she's been giving us messages coming from the Adonai. Sabi niya, ang message ng Adonai, sabi po niya, kumapit ka anak. Are you talking to me, Adonai? Kumapit ka anak. Ako ang iyong Elohim. Humawak kang mabuti. Humawak kang mabuti. Alam po ninyo, I'm not supposed to deliver a message today. Pero habang binabasa ko ito, biglang naramdaman ko presence ng Maldonado. And who will stand up for me? Hindi ba sabi ni Maldonado kay Prophet Isaiah? Sabi niya nung mamatay yung Hosea, yung chapter 6, sabi niya, nagtanong ang Maldonado, hindi ba sabi niya, who will go for me? Alam mo niya sa chapter 6, verse 1, nagsabi po niya, ay, hallelujah. Also, I heard the voice of the Adonai saying, whom shall I send? And who will go for us? Then I said, here I am. Send me, Maladonai. Here I am. Send me. Kaya naisip ko tuloy na. The reason why dumaan ako sa tatlong kamatayan na buhay pa rin ako. Maybe perhaps of this reason. See, I know that if nobody will stop that, then rapture is now unfolding and the great tribulation, grabbing kahirapan na mangyayari. But I cannot do it by myself, mga beloved brethren. I need you to please, let's pray all together. Manalangin tayo, magkaisa tayong manalangin, and please agree with me as we are now going to rebuke that evil incarnate president of the Russian Federation, Vladimir Putin. So Maladonado, sa oras na ito, as I claim it by faith that this message is really directed to me, Maladonado, sa oras na ito, use your hands. As I raise up my hand, as I bow myself to you. Oh, my Elohim of Patriarch, Abraham, Yitzhak, and Yaakov. Elohim of the Hebrews. Elohim and Father of the rest, Adonai Yahshua Mashiach. Elohim who never changed. You are still the same yesterday, today, and forever. Now I claim it by faith, Maladonado. Yes, as I humble myself to you. Maladonado, katulad ng ginawa ni Prophet Elijah. Yes. When he stood up, nung pinadala siya ng mga sundalo ng hari para sa hulihin, ngunit ginamit ang kapangyarihan ni binigay niyo, Maladonado. What he did is he only raised up his hands and prayed to you as I'm now doing it right now, my great apostle. Listen to our prayer. Spare us from this impending catastrophic event that may arise in if no one will stop this devil incarnate President Vladimir Putin of the Russian Federation. As I raise up my hand together with all my brethren, in the name of my dearest Adonai Yahshua. If, Maladonado, if I am a man of Elohim, hallelujah, hallelujah, if I am a man of Elohim, let the fire come down from heaven and consume you, Vladimir Putin of the Russian Republic.
consume you and your military people. Be present in Adonai Jesus' name. Hallelujah. Fire come down. Fire come down. Fire come down and consume you and your military men. Hallelujah. Hallelujah. In Adonai Jesus' name, this I pray. In Adonai Jesus' name, this I pray. I claim it by faith, Maldonai. As you said, the prayer of a righteous man, I believe it much. Thank you for this wonderful message that you've given to us, Maldonai. I really believe it with all my heart. Not my will, but your will be done, Maldonai. I know, Maldonai, that no weapon that is formed against us will prosper. Walang anumang sandatan na ginawa laban sa amin na magtatagumpay. Hallelujah. No weapon that is formed against thee, against us shall prosper, and every tongue that shall rise up against you in judgment, thou shalt condemn. I claim it by faith. No weapon that is formed against us shall prosper. In Adonai Jesus' name. Maraming salamat po, Maladonai. I claim it by faith. I claim it by faith. This is not yet the time, Maladonai. There is still a lot of people to be saved. Nawa itong mensaheng ito ay mapakinggan ng aming mga minamahal kabayan. Most especially, I claim it by faith. Ito ay nakarating doon sa taong kinukulan. At nagpapasalamat ako, Maladonai. I don't know about the prophecy concerning that president of the Russian Federation na nabanggit ni for how many hundreds of years ago na ang sabi po niya mamamatay in 2022 according to that prophecy from Nostradamus, the president of the Russian Federation, Vladimir Putin, will die by one strike of lightning. Fire come down and will strike down president of the Russian Federation. Maraming salamat, Maldonai. You know, I claim it by faith. But it is you, Maldonai, ang magbigay na mensaheng ito to strengthen ay inyo balingkod. Maraming salamat po. Maraming salamat sa bawat minamahal kapatiran na patuloy po nakikipagkaisa. Thank you so much for this general message, Maldonai. Especially the message that you have imparted. That all the more encouraged me to continue stand up and preach the glorious gospel of yours. Maraming salamat po, Maldonai. Patuloy yung pagpalaan ng community ito. This Adonai Yashim Messianic community as we are now awaiting for your forthcoming. Spare us from all those mga negative effect na nangyari na nagawa na niya ang kaaway. Maraming salamat po, Maldonai. Into your hands, you commit our spirit. Hallelujah. 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 I hope kayo po mga nakakiisa sa oras na ito. Oh, that is the only general message that I can deliver to you coming from the Adonai. Humawak kayo. The end is about to come. The end is about to come. Mga beloved brethren, Shalom. We love you. Hope you will continue fellowshipping with us. In Jesus' name, this I pray.